Kinabukasan, kinuha ko ang almusal sa cafeteria. Nakakapagtaka lang na wala kaming nakikitang kahit anong staff. Kapag pumunta kami ng cafeteria para kumain, andun na ang mga pagkain namin, nakahanda. Pero wala kaming nakikitang nagluluto nito o nagtatapo ng tira naming pagkain. Araw-araw, ang mga damit namin ay tinatapon kapag kami ay naliligo at pinapalitan nito ng bagong damit. Noong nasa pagkainan na kami, wala akong ganang kumain. Siguro dahil sa kakaisip din. Hanggang sa dumating si Alfonso nang maingiti sa kanyang mukha. Nakahinga na naman ako ng malalim. Tingin ko dumating na yung gamot mo, no? Siyempre. O ano, okay ka na? Alam mo, sabay tingin ito sa akin. Okay na okay ako. Napatingin ako kay Amy at umiling-iling ito na nakangiti. Hindi ako makapaniwala. Pero nahuhulog na ako sa babaeng ito. Anim kami sa cafeteria at isa na naman sa amin ang nawawala. Sa pagkakataong ito, si Pedro naman ang wala. Hindi rin nagtagal at dumating si Pedro. At mukhang malungkot ito. Gamot na naman yan, oh, sambit ni Bill. Tumango si Pedro. Bago pa makapagsalita ang isa sa amin, huwag mo masyadong isipin yan, bro. May makikita kang mga weird shit pero hindi naman sila makakalapit sa'yo at bukas bibigyan ka na ulit ng gamot. Sambit ni Alfonso. Sumabat agad si Amy. Tingin ko isa itong behavior experiment. Malamang hindi naman talaga tinitest ng gamot. Tayo ang tinitest nila. Napakunot ang noo ni Carly at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Isipin ninyong maigi. Pag ininom ninyo ang gamot, may napabago ba sa inyo? O may nararamdaman kayong kakaiba? Lahat kami ay umiling. Diba? Wala. Tingin ko behavioral experiment lang to. Napanood ko ito sa TV minsan. Lahat ng test subjects sinabihan na may masamang mangyayari kapag hindi nakainom ng gamot. At lahat sila nagkaroon ng placebo effect. Ano naman yung placebo-placebo na yan? Tanong ni Frank. Ay nako. Ang placebo ay parang isang gamot pero wala itong kahit anong kinagawa. Ginagamit ito sa mga eksperimento. Okay, ganito yan. Ang isang grupo bibigyan ng totoong gamot at ang isa naman bibigyan ng placebong gamot o yung walang epekto. At titingnan ng mga eksperto kung ano ang pinagkaiba ng totoong gamot sa placebo effect. Ang ibig mo sabihin, isa tayo sa mga ututo na pinapatake ng peking gamot? Ay buhay, ang ibig kong sabihin, hindi nila tinetest ang drug. Tayo ang tinetest nila. Naiintindihan mo ba? Hindi, mariing sagot nito. Hinawa ka naman ni Carly ang balikat ni Amy. Naiintindihan namin, hindi naman kami katulad ni Frank na walang alam. Hoy! Dahil nga nangyari na ito kay Alfonso, alam na namin ang dapat namin gawin. Hindi namin iniwan si Pedro na mag-isa. Si Pedro na kadalasan gustong mapag-isa ay inubos ang kanyang buong araw ng nanonood ng pelikula kasama sina Frank at Billy. Nakipaglaro din ito ng computer games kay Alfonso at sa amin ni Amy. Nakatulong ito kay Pedro pero makikita sa kanyang nakita namin kay Alfonso. Kadalasan napapatingin ito sa mga sulok at kahit na hindi naman mainit, pinagpapawisan ito. Nagugulat nito kapag may humahawak sa kanya. O hindi naman kaya kapag may biglang kumausap sa kanya. Gayunpaman, natapos naman ang araw naming lahat nang walang masamang nangyayari kay Pedro o kahit isa sa amin. Tumating na naman ang umaga. Dito na ako nagsimulang magtanong. Umaga na nga ba? Paano namin malalaman? Posibleng kumikising kami sa gitna ng gabi at hindi namin ito malalaman. Walang orasan. Walang liwanag ng araw o ng buwan. Ang ideyang itong nagpabalisa sa akin. Nararamdaman ko ang panic attack na unti-unting umaakyat nang biglang may humampas sa likod ko. Relax lang bro, ako lang to. Sus, Alfonso, pangalawa mo na yan ha. Huwag masaya ka. Dalawang araw na akong may gamot eh.
sambit nito at dahan-dahang lumapit sa akin para bang may sasabihin na malaking sekreto at pumulong ito. At hindi na gumagalaw ang mga anino. Napatawa ko ng bahagya. Hindi naman dapat gumagalaw ang anino. Hindi rin naman ito nakakatawa. Pero sa kaloob-looban ko, may kakaiba sa sinabi ni Alfonso. Nakakatakot ito at nararamdaman ko ito. Habang papasok kami ni Alfonso, nakita namin ang apat naming kasama. Si Frank, Billy at ang dalawang babae. Anim na naman kami. Nagkatinginan kami ni Alfonso. Inabayaan lang ko ni Alfonso at ngumiti sabay na una na sa akin para kumuha ng kanyang almusal. Katulad ng araw-araw naming gawain, nakaupo kami. Kwentuhan habang nag-aalmusal. Si Billy at Frank nagkwekwentuhan tungkol sa mga palabas na pinapanood nila. Si Carly ang kanyang mga paboritong manunulat na wala naman may kilala kahit isa sa amin. Pero lahat ng ito ay isang acting lang. Isang fake. Ang totoo, noong matapos kami sa aming mga pagkain at si Pedro ay hindi pa rin dumarating, lahat kami ay parang bata. Takot na takot. Kung ang isa sa amin ay nawala, posibleng lahat kami ay ganun din ang sasapitin. Sabi nga ng kontrata, aksidente. Nagsimula na kaming tumayo nang bumukas ang pintuan ng kapitirya. Uy, speaking of the devil, sabi ni Alfonso. Pero kita ko sa kanyang mukha ang kaba. Hindi pa rin nila ako binibigyan ng gamot, sabi ni Pedro na mangiyak-ngiyak. Huwag ka masyadong mag-alala bro, andito kami para sa'yo. Same shit. Kagaya ng kahapon at sabay tawa nito ng malakas. Dahil din wala kaming ibang gagawin, inulit lang namin ang ginawa namin kahapon. Pinilit namin si Pedro na makisalamuha. Habang tinitignan ko siya, nakita ko na hindi na ito umiepekto. Lagi na itong tumitingin sa mga sulok, sa mga bagay na nagkakaroon ng anino, kagaya ng ilalim ng TV. Ang kanyang mga kamay ay nakasarado. At ang kanyang mga paa ay nakahanda na para bang anumang oras ay tatakbo ito. Matapang si Pedro. Pero alam kong takot na ito. Gayunpaman, natapos ang buong araw na okay ang lahat. Aaminin ko, nakakaluwag ng loob na hindi na namin kasama si Pedro. Natatakot ako sa itsura nito. Lalo na kapag tumitingin ito sa likod ko na para bang merong nilalang sa likod ko na anumang oras ay sasagpangin ako. Masaya ako na natapos na naman ang araw namin at makakapagpahinga na. Humiga na ako sa kwarto, handa na matulog. Kinuha ang gamot at nilagay sa aking katawan nang may narinig akong malakas na tunog. Wala ito sa kwarto ni Pedro. Hoy Pedro, kung magjajati ka dyan, huwag mong lakasan ha. Sinusubukan kong lokohin si Pedro kahit na ang katawan ko ay nakakaramdam ng takot. Imbis na tumigil, mas lalo pa itong lumakas. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Pedro. Nagsisisigaw. Agad ako napabalikwas sa aking kama at mabilis na binuksan ang pinto ng aking kwarto.